Hello everyone and welcome back to my channel Asawang Filipina here. So ngayong araw na ito is ituturo ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng maraming views. So hinaan ko muna yung aircon ko. Kunti lang. Ng views ng aking mga video. So enjoy watching. Again, I'm back. Asawang Filipina here. So nakakuha ko ng mga views sa mga requested na mga video ko. May mga nag-request na yun ang dapat mong gawin. Syempre susundin mo yun sa, syempre yung hindi din makakasira sa mga videos mo or sa content mo. So pumili ka talaga ng yung hilig mo na niche. Halimbawa sa akin is how to drive, so fitness or how to cook, yung mga ganon. So kasi noon meron akong beauty tips, meron akong how to drive, meron akong parang comedy din. So, wala, hindi siya nag-work. Sabi ko, mag-focus ako sa ano, sa driving. Tapos nag-research din ako kung paano makarami ng mga views. So, ang ginawa ko is, nag-focus ako sa driving na video. Tapos, ano siya? Halos everyday ako nag-upload. Kung kaya kong mag-upload everyday, so gagawin ko yun. Pero minsan kasi sa editing is medyo mahirap, you know. Especially kung wala tayong time na gawa ng mga video content natin kasi medyo busy. So, yun. Pagkatapos, description. Lagyan nyo ng description yung video nyo na ayon din sa ginagawa nyo. Yung mga tao din na bumabasa na nakakuha din ng aral sa ginagawa mong vlog. Halimbawa sa akin is driving. So yung driving, related sa driving, yung mga safety tips, yung mga description ko doon. Kasi nababasa ko na kailangan din yung description kasi yung YT daw is doon, di ba, first kapag bumili tayo ng gamot, description ang una nating babasahin bago tayo uminom. Pero anyway, hindi naman siya gamot, di ba? Ano naman siya, driving. Pero ano lang siya, parang comparison ng, yeah, napaka-importante talaga na magkaroon tayo ng ano, na lagyan natin description na based sa ating video na pinapanood ng ibang tao. Kasi doon, syempre yun ang unang babasahin. At saka yung mga requested video ko talaga mo is barefoot. Halimbawa, how to drive. So, meron akong content ng how to drive. Tapos, 2 minutes na ako. Tinitingnan ko yung time ko. Baka sobrang daldal ko. Well, anyway. Tapos, yung content na how to drive, marami din akong content na magaganda doon. Yung mga description, yung mga safety driving doon, mga advanced driving technique. Pero, hindi siya nag-work. So, nag-focus ako na para useless na ano, na request. Ano bang meron sa paa ko? Bakit palagi ka nag-request? So, dinidelete ko minsan kasi ano siya, parang hindi ko siya gusto. Parang ganun. Pero, wala talaga, walang effect, wala akong maraming views. So, ang ginagawa ko, sige, try ko na lang, barefoot driving. So, nag-barefoot ako, parang bored yung time ko noon. So, yun. Within 3 days, or now is 3 weeks now, so, medyo nakakarami din siya ng views. So, every time na mag-upload ako, hindi na siya sa 20 views lang, sa 30 views. So, makakuha ka ng mga views outside sa mga subscribers mo. Tapos, halimbawa, kung ikumpara mo yung mga videos mo, halimbawa nakapiliin ako niche. So, yung driving ko ngayon, marami akong mga driving lessons doon. Pero, meron doon specific talaga na video na doon mas marami kang views. So, doon mo siya i-focus. So, for example, gumagawa ka ng halimbawa ngayon, nag-vlog ako. Pero, i-insert ko din yun kung saan ako maraming videos. So, meron akong show dito na requested video din. So, i-unbox natin to. Siyempre, doon ako nakakarami ng video sa mga requested video. So, kahit ano to siya, how to grow your views. Pero, at least, siyempre naman, siguro makakuha ko ng maraming views kasi ini-insert ko yung kung saan marami akong views. Kasi requested video na magsuot na ako ng loafer shoes. Pero, wala akong loafer shoes. Ano to siya? Kamukha lang ng loafer shoes. Mumurahin lang, 350. Hindi pa siya nabuksan, so bubuksan natin. So, doon ako nakarami ng views sa mga requested video. So, ilagay nyo doon yung ano, medyo habaan niyo din yung description nyo na related sa, hindi yung naglagay ka ng description, tapos yung description mo is nag-ratings ng mga tao. Siyempre, ilagay mo yung description mo na kung ano ang makatutulong sa mga ginagawa mo doon sa video. Halimbawa,
sa akin sa driving. So nilagay ko doon yung, syempre if I can drive, you can drive too. So huwag tayong matakot, sa simula lang yan. Parang gano'n, yung i-encourage mo yung mga tao sa mga ginagawa mo. So ngayon as ay pakita ko muna, mag-unbox tayo ng show na requested din to. So nag-order lang ako, wala ka, hindi kasi ako nakapunta ng ano, ng big city. So mag-unbox tayo. So sa mga ginagawa ko is nakikinig ako sa mga viewers ko, ina-advise nila ito. Ayan, loafer shoes. So ito gagamitin ko sa next vlog ko, kasi requested videos, so maybe makakuha din ako ng maraming views. Alam natin na gumagawa tayo ng mga video hindi para sa sarili natin kundi sa mga viewers natin. So kung saan yung maraming views, doon ka mag-focus. Kahit meron ka ng niche, 'di ba? Minsan ako nga ini-insert ko yung mga maliliit na video ko kasi the content is very good pero walang nanonood. So ito yung shoe na gagamitin ko, naka-barefoot ako ngayon. So down natin, wala akong photographer ngayon. So at least barefoot, while i-fit natin kung ano siya. Kasya ba siya? Wow, kasyang-kasya siya. So ito yung isusuot ko ngayon sa pag-drive, sa mountain driving. So ayan. Each. So ito yung isusuot ko kapag nagda-drive ako. Kick out na tong luma. Kick out na, wala na siya. So okay, magda-drive ako na gamit itong shoe na to. I love it. So yung tinatawag nila na loafer shoe. So sabi nila makakarami ka daw din ng videos about it, views about it. So that would be all, and thank you for watching. At sana may tips kayong nakukuha doon sa kung paano magparami ng views, description, pumili ka ng niche na gusto mo. Tapos hindi ka makakuha ng maraming views kung 20 videos lang yung upload mo. Paano ka makakuha ng maraming views kung 20 videos lang yung upload mo? So damihan mo kung kaya mo. Syempre like me, baguhan pa lang. So tinetry ko na almost everyday mag-upload ako. Minsan nga walang kwenta yung ina-upload ko, basta magiging updated lang ako sa YT, parang ganun. Syempre description, mababasa yun ni YT doon para ma-promote sa tao na nararapat din si video mo. Hindi siya mako-confuse kung saan, sinasabi na lang algorithm, hindi ko yun alam. Basta sa akin lang yung videos, content mo, halimbawa how to drive, ma-promote yun sa mga tao na yun din ang sinisearch. So, yun lang. Kapag may mga tanong kayo guys, don't forget to, wait, for now is, ano, subscribe. Don't forget to hit the bell, share, like, comments. Kung mayroon kayong mga tanong, just comment below, tapos sasagutin natin yan. And thank you for watching. Medyo mahaba na yung video ko. And let's go drive with my shoe. So wala akong photographer, sana hindi mahulog tong, pag nahulog na tong camera ko, it means na-stop na. So imagine, ini-insert ko tong mga requested video kasi doon ako nakakarami ng views, kahit ano, how to grow your views. So ito, gagamitin natin yung loafer shoes. So naka-neutral, so mag-foot brake, drive. Okay, let's go! Bye-bye! Nahulog na siya! Okay, and see you again for my next video.